What's up, mga kababayan? It's my first time in Visayas with my lovey dovey dad. Look at the waves! Nagkaroon kami ng chance na makapunta dito sa Northern Samar dahil meron kaming ihahatid na kamag-anak na dito na magpo-for good. At dahil hindi ito sadyaing lugar na puntahan, sinulit na din namin na madiscover kung ano-ano yung magagandang pasyalan dito. Hi! Yoo-hoo! Hi! One, two, go! At sa maiksing time na mag-ikot-ikot kami dito, masasabi namin na marami pang pwedeng balikan dito sa Northern Samar. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Para makapag-land travel papunta ng Visayas, dadaan tayo dito sa Sorsogon. Ito na ang pinakadulong probinsya ng Luzon. Kailangan nating makarating sa Matlog Port para makasakay tayo ng Roro. Meron silang bagong sistema dito. Dito sa Station 6, ipapakita yung lisensya at ORCR. Meron silang ibibigay na number at form na kailangang fill-upan. Susunod naman dito sa Station 1 para ibigay yung form na fill-upan natin kanina. Hindi na kami namili ng Roro na sasakyan. Kung ano yung pinakaunang aalis, doon na kami pumunta para magbayad. Kailangan din magbayad ng user's fee, passenger's fee at terminal fee. Kailangan din magpapirma dito sa Coast Guard para makapasok. At finally, kompleto na yung papel natin. You are now leaving the island of Luzon, Astig. Bye, Luzon! Pagdating dito sa Matlog Port, madami na mag-a-assist papasok ng Roro. At hindi rin mawawalan dito ng malalaking truck na laging makakasabay tuwing biyahe. Pasok na tayo. Tignan naman natin kung anong meron dito sa loob. First time namin na makakasakay dito. Maluwag at komportable yung mga upuan, pwedeng mahiga at matulog. Meron din ditong mabibilhan ng mga pagkain. At kapag napuno na yung barge, good to go na tayo. Linaw talaga ng dagat na to. Habang nasa biyahe, makikita natin yung mga nakakasalubong na Roro, yung mga isla na matatanaw, at yung napakalawak din na karagatan. Ito po ang huling bahagi ng Luzon. Ito yung Kalintaan Island. Huwag Lagoon. Andyan yan. Sa islang yan. At syempre, in-enjoy na lang din namin yung alon. Nasa alon. Habang nag-aantay tayong makarating dun sa destination, mag-interview muna tayo. Sa Northern Samar ay magandang province. Mayaman kami doon sa magagandang beach. Sa maliliit pa kami, ordinaryo lang namin ang lobster. Ordinary lang namin kainin ang mga prunes sa aming lugar. Napakaganda ang water namin. Ang lumalabas na tubig kayo sa mga puso lamang, drinking water na. Talo pa yung mga bottled water na yan. At after ng almost 1 hour and 30 minutes na biyahe, ay makakarating na tayo dito sa Visayas. Santa Clara Shipping Corp. At ito po yung itsura ng parkingan ng Roro. Ayan nila si Siri niyan. Grabe, ang linaw nung ano nila. Ang linaw ng nilalango yan. Ito ang unang tapak ni Rachel sa Visayas. Yes! Maupay na ang law sa internet! Alright! Here we go! Magbabiyahe pa kami ng kaunti para makapunta sa Palapag, Northern Samar.
Dahil hindi pa naayos lahat ng kalsada dito, pupunta muna kami sa Rawis at doon namin iiwanan yung mga sasakyan. Meron namang mga safe na parking doon. Dahil mas mabilis yung biyahe kapag sumakay kami dito ng bangka. Kami sa Rawis Port. Kahanap kami ng masasakyan papunta ng Talulora. Nakahanap kami dito ng bangka na dederecho na sa may Pangpang Pier. Mga 30 minutes din yung travel time. Mula dito sa Pangpang, pwede nang sumakay ng motor o kaya mag-tricycle hanggang makarating sa Palapag Central. Pero kami, dito kami dumiretso sa Barangay Talulora dahil meron kaming mga kamag-anak dito na matutuluyan. At pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na biyahe, ito naman yung masayang sasalubong sa amin. Ito daw po yung maliit na lobster. Ito po yung kapatid. Ito po yung kamag-anak ng lobster. Yan. Yan si Johnny Bravo. Johnny Bravo. Si Johnny Bravo. Kaso may pangalan, no? Elisa. Paalala lang po ang mga tuhod. Kulang na tapos pinaalalahanan mo eh. Ngayon lang naman to eh. Yun. Dito, kinakain ba? Atake mo na lang. Diba sila nung pala? Binukot ko na ano. Wow! Uy, may bugi sa dulo. Hello. Ano ba? Ganun. Babad. Oh. Binuksan na. Tama 'yun, no? Taba. Yan. Mahal 'yun. Nagoy may iba. Binubus. Ayun, hinahatak pala. Tikim pa tikim. Meron po kami kasama hindi na makakauwi. Sa mga kapamilya po ni Kuya Bong, pakipadala daw po yung Lodipin. Ayan na po. Ready na po. Beneficiaries maghanda. Maganda na yung beneficiary. Masaya na kayo. Ano yan? 1, 2, 3! Uy! Malaki! Asawa ni Johnny Bravo! Pagkatapos ng masayang kainan at kwentuhan, tara, pasyal na tayo! Simulan natin dito sa barangay na tinutuluyan namin. Welcome to Talulora! Pinupuntahan dito ng mga locals itong Talulora Beach. Kaya lang amihan ngayon kaya hindi namin nasubukan mag-swimming. Best ang condition nito tuwing summer. Meron din sikat na almusal dito at kailangan mong gumising ng maaga para hindi ka maubusan itong tinatawag nilang salukara. Para siyang pancake na ginawa mula sa giniling na bigas. Maganda ring partneran ito ng tableya. Sabi nila pag nakakain ka raw nito, babalik yung childhood memories mo. Kapag ganitong buwan, madalas ang ulan dito sa summer. Buti na lang maganda panahon ngayong araw para makaikot.
Dito sa Palapag, bihira ka lang makakita ng sasakyan dahil malayo yung iikutin para makarating dito. Kaya halos puro motor lang yung transpo. Ang next stop natin ay dito sa logo ng Palapag. Picture taking muna for remembrance. Mula dito sa iServe Palapag Marker ay abot tanaw na itong Palihon Island. Hindi natin yan mapupuntahan ngayon dahil sa alon. Kaya go na tayo sa next destination. Papasok tayo ngayon sa isa sa best destination dito sa Palapag. Welcome to Rakit Dakit. Babala, ang inyong susunod na makikita ay napakagandang tanawin. Kaya sit back, relax, and enjoy the view. Grabe, ibang klase yung view dito sa Rakit Dakit. Para kang nasa ibang bansa. Hindi nakakasawang tignan itong mga rock formation at yung waves na tumatama sa bato. Habang naglalakad kami pabalik, natanaw din namin itong falls kaya pinuntahan na din namin. Tawid kalsada lang naman. Sagana talaga sa natural resources sa lugar na to. Ang next stop natin ay dito sa Blue Lagoon. Napansin namin na yung mga attraction dito sa Palapag ay maraming rock formation. At itong Blue Lagoon ay rock formation din. Pero kakaiba ito dahil meron siyang nabuong lagoon sa gitna na pwedeng paglanguyan. Kaya lang malakas yung alon at may ginagawang project ngayon dito. Sayang, sana tayo magsiswimming. Kaya kasama na to sa babalikan natin kapag may chance ulit. Sabi nila mag-o-open ulit ito sa summer. Saktong-sakto kasi sa summer din matatapos yung mga kalsada rito. Panoorin na lang muna natin yung video ng mga taga dito. Ito naman yung lagoon sa may Sleeping Lion na rock formation. Hindi rin namin ito napuntahan dahil sa season ngayon. Kaya additional ito sa mga pwedeng balikan sa susunod. Hindi pwedeng matapos tong araw na to nang hindi tayo nakapag-swimming. Kaya dyan lang kayo. Kaya muna tayo.
Dear Tableya, lapit lang dito sa akin na ina namin. Pwede rin yun. The best. Mas the... Purong-puro talaga, sir. Babalik pa. Alpine. Ayan. Pwede na yan. Taste it! After makakain, go na tayo ulit sa last destination natin. Sarado paggabi, Arrow Beach. Andito tayo ngayon sa Arrow Beach. Located ito, dito sa bayan ng Gamay. Dahil malakas ang alon ngayon, dito natin piniling pumunta para mag-swimming. May floating cottage dito at meron ding sandbar kahit hindi ka na pumunta sa island. Meron ding mga nag-skim surfing dito. Tara, tignan natin kung ano pa ibang makikita dito. Susunod pa yung mga major destination. Ito, aksidente lang ito napunta. Let's go! Kami po ay papunta na sa bayan ng Palapag. Palapag na sa Palapag. Palapag na. Palapag po. Palapag po ng mga item. Kung naghahanap ka ng pasalubong, okay itong pinyato dahil locally made ito dito sa summer. Tako. Papasok na po kami sa Palapag. Madalas, sinasabi nila na mag-ingat kapag kumakain sa labas. Pero sinabi naman ng mga locals dito na safe na ngayon. Actually, dito sa Palapag Central ay marami ng choices ng mga kainan. Masasarap ang mga pagkain dito sa Samar. Proven namin na magagaling talaga magluto ang mga waray. Pero syempre, kahit nasaan kang lugar, iba pa din ang lutong bahay. Kita niyo po yung mga pagkain kanina. Sabi po nila, snack lang yun. Merienda. Merienda daw yun. Ngayon, palipat kami dito sa kabila sa dinner. Naglalakad po kami dito sa Talulora. Tahimik na lugar sa Samar. Mabait ang mga people. Ayan yung mga kapalaw. Sabi mo sa summer, man. Mag-summer kayo sa summer. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung umabot kayo sa part na to ng video, sana nagustuhan nyo. Please like, share, and subscribe. Para makarami pa tayo. Goodbye! Hanggang sa muli!